Mamshi, isa namang napakagandang umaga sa inyong lahat dyan, mga mamshis. For today's vlog ay nandito ako sa ano sa kabila naming sakahan para tumulong kay Papski sa ano pagsilid sa sako ng aming mga uling ayan. Mga mamshi, iyan. Yun yung mga ano uling namin. Yan, marami pa yang ano isisilid sa sako kaya ayan. Tulungan ko si ano si Papski para mag silid ang uling sa ano sa sako. Yan mga mamsi. Yan itong aming uling yan. Yan malapit lang ito sa ano sa dito sa yung kabila namin sa kahan ba. Yan dito kami ano magsisilid ng uling sa ngayon. Yan ang dami pa nitong ila ano kailangang maano malagay sa sako. Itong mga uling namin. Saan kaya natin makikita yun? Ayan. Ayan mga mamshi. Isa natin mag, ano, mag lagay sa sako ng mga uling. Ayan, napakahirap talaga itong mag-uling kasi ang dami pang ano, kailangan gawin para ano siya, maging uling na. Ang daming proseso sa paggawa. Kaya ito. Marami tayo ng ano ka yung kengkeng ba? Yung pang ano sa lupa. At ito nga tayo mas ano sa medyo mas marami dito mga mga usok pa naman ng ano ng usok nito kasi katatapos lang ito na ano, malagyan ng tubig. Medyo mahit na dito lang daw. Kailangan ano, matapos ito sa ngayon, ngayong araw. Loh, mga mamski, magsasayo kita katat sa uling, mamski. Sayo ano yung makakad eh? Sayo. Oh, masuwa kita ng lain trabaho. Lagahan niya no, sa pag kuha ng uling para ano, matapos kagad. Kasi mamaya, napakainit dito banda. Sobrang init talaga dito mamaya. Kaya, hindi maaga yung pag ano kuha ng uling dito sa aming ulingan. Kung tayo dito. Pagpapayo natin yung ano, mga maliliit dito sa ilalim ng ano, lupa. Yan, ito yung banda. Ang dami dito yung mga maliliit na yung lupa. Okay. Sige, magiging mapuno. Sige, siya mapuno. Sige, ang sako. Ano nga? Pag ito uling ay hindi siya ano, nabasa yung lupa ay masyado siyang maalikabok mapasok sa ano sa mga ilong yung ikabok ng uling. Kailangan ano sa ano siya mabasa yung lupa para hindi masyadong malikabok.
Papski naman ano magkahi sa no sa sako yung lagyan ng ano ba yung mga malalaking uling para hindi siya ano mahulog. Ayan. Yan si ano si Papski. Ayan, tinatahi niya yung mga yung sako para hindi siya mahulog yung uling sa babak. Ayan ito. Tapusin natin itong ano pa bukasin. Pagpulot ng mga maliliit na uli dito sa ano, may lupa. Buhukayin natin ito mga mamsi. Ito lang ang paraan para makuha yung mga ano yung uli sa ilalim. Ganita natin ng pangkahig para maano talaga ma hukay yung lupa. Tapos makita yung mga maliliit na ano, uli. Ay, ito lang. Medyo matagalan kami nito sa ano, sa pagtapos ngayon kasi kami lang ano, dalawa ni Tapski at saka marami pa itong ano, kailangan mapulot para malagay sa sako. Kaya inuna ko itong ano, mga maliliit. Ito ang ano, napakahirap kunin yung maliliit na nasa ilalim. Tapos medyo ano siya, medyo mainit pa. Pag ano na, pag mainit na ang panahon, ito, lalo umalabok yung ano, lupa. Yung mga ano niya, yung mga alkabok ay lumapasok sa butas ng ilong. Kasi napang ano na, na parang surprise na yung ano ba, lupa. Kaya ngayon, maaga na, maaga pa. Hindi pa siya ano masyadong na ano yung lupa na tutuyo. Kaya ito ang mainam na magpulot ng mga uling. Pusok pa talaga dito. Ito banda. Init na naging dito. Gapo naman ang tanigi. Ano? Init pa ilalo eh. Ayan dito. Ang bilis lang pag dito siya no, sa ibabaw. Kasi yung uling ay nasa ibabaw ng lupa. Mabilis kunin talaga. Pag andyan sa ilalim, ang hirap. Matagal mo ano, makapuno ng isang bali na maliit. Kaya lagay natin sana sa sako. Hindi pa nga ako nakaano, nangangalahati ng sako. Dito, kunin natin yung nasa ano, babaw muna. Para madali siya makapuno. Gapon dali lang ito ng human susunod ito ang kadugay tagal na yung nyagwan kapan yan ang tagal talaga mapuno sa, no? Sa isang baldi na maliit. Ito yung nasa ibabaw mo ng kulit para hindi siya madali siya ng puno. Ingatan natin baka ano, masali yung mga ano ba lupa. Kailangan puro talaga uling yung mapupulot natin. Thank you.
pag ano siya, bago pa siya ang ano yung ano ba na habuha yung ulo, pakainit talaga, kailangan buksan mo talaga na ano, maraming tubig para mamatay yung mga apoy. Ayan, may omo, maapoy pa. Kukuha tayo ng tubig para ibuhos doon. Ayan. Ayan dito, may apoy pa. Ayan. Musok talaga. May apoy pa siya ano, sa ilalim. Ayan. Bumabalik-balik talaga yung ano, apoy sa uling. Kasi mainit yung nasa ilalim. Ano siya nag bumabalik yung apoy. Kaya kailangan ano, buhusan ng marami talagang tubig para mamatay talaga yung apoy sa uling. Ayan, balik naman na tayo dito sa lusa yung mga maliliit. Ito ang paalap ko sa iyo. Ang kaya natin yung ano, yung lupa o kaya natin kasi yung mga uling na maliit ay nandito sa ilalim ano, nakabaon siya. Ayan, ito siya, hindi pa manigil yan, hindi pa kayo ha? Yan, medyo malapit na siya, no? Mapuno yung sak ko nga. Pinulutan ko na ng uling. Mga uling ang agal na puno na ano ng isa talagang baldi. Talagang sumasakit talaga ang likod mo dito sa ano, sa puno. Lagi kang ano, nakakahayoko ba? Kaya sumasakit yung ano, yung balakang. Sobrang sakit talaga pagkatapos. Ang tahimik. Parang hindi na ano siya makapagsalita. Baka naubos yung masalita niya. Pagkakasahe? Ano ko si Tret lang ka? Harong madali. Thank you.
Yan dito, marami pa dito. Ito mga mamsi. Marami pa nakabao na mag-iit na ito nga uling. Tapos ang ano. Balik ka na sa anak kayo. May umapoy naman doon. Bigyan natin, anak. Usa natin ng tubig para ano, mamatay siya. Ayan. Umapoy naman dito. So, balik-balik talaga yung apoy sa ano, sa ulang sa ilalim. Dito banda o maano siya, malikabok dito kasi yung lupa eh, no, hindi siya masyado no, basa. Ano na niyo? Kailangan talagang kunin yung ato yung nasa ibabaw kasi baka yung apoy sa ilalim ay yung uling ba yung mapoy talaga kasi mainit pa talaga yung nasa ilalim. Ganyan hindi siya kuwain yun ganyan tayo. Yung uli nakadikit na dito. Ang dali lang talaga pag dito sa ibabaw. Kuha lang uling dito sa babaw tapos lagay mo sa bando. Tapos lagay mo sa sako. Ganun ganun mo yung sako mo. I-ano mo ba? I-san-san yung nasa loob. Para ano siya, hindi siya yung sako talaga ay puno-puno talaga ng uli. Hindi siya malumay ba? Itong mga malalaki kailangan talagang inong ihiwalay para panlagay sa